So, may mga hesitations ka ba noon? Or may regrets? May mga tanong? Tingin mo ba, ka naging mommy, ganyan yung personality mo? Ganyan ka ka-strive? Ako? Tingin ko hindi. Good morning! Kamusta ka naman? Good morning. Okay naman din. Dito lang sa bahay ngayon. Wala akong pasok. Gulat nga ako ng chinat mo kasi grabe. Sa dami-dami ng mother dyan, sa tabi-tabi. Kasi I was thinking kung sino kaya yung pwede kong i-guess. So I want to inspire naman yung mga young moms na like you who continued your education. Tama. Story mo kasi I know very inspiring. At saka alam niyo po si Roxelle, kabatch pala siya ni Paul, yung husband ko. Since elementary, meet lang tayo ng bachelor's party, ng wedding, di ba? Kaya ikaw talaga yung ginis. Siyempre talaga magpo-practice na ako para alam ko na sa Sige, go, mare. Introduce mo na yourself a little. I'm Roxelle, the Bulacan. So, related ako kay Jess kasi nga yung husband niya is my classmate since elementary to high school. Ako, actually, engineering din ako that time. Kaya lang, electrical si John Paul. Sige naman ako. Yung nahito, simple yung tao lang din naman. Hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya. Ayan na nga. May I know kung how young naging mommy. Sa akin, karupukan. 21! Nung ako yung na-jaunties. Nahinto ako ng fourth year ng engineering. Kaya nahinto ako kasi nagpapaaral sa akin that time. Nagkaroon siya ng anak na stable. I tried naman na ituloy siya. Actually, nag-part-timer nga ako noon eh. SA ako sa hapon. Sa gabi naman, nag-alibi ako. Tapos, Saturday, Sunday, nagbabantay ako ng computer shop. Kaya lang, hindi talaga kaya. Kasi sobrang hirap ng engineering, alam ni John Paul. Yeah. Ayoko na ka ako. Siguro, hindi pa to yung time para sa akin. Tapos, tatlo kami na, dalawa kaming college that time. Umaasa lang naman kami, scholarship, educational assistance, ganyan. A few inches later. Ito ba sa akin yung dalawa mong baby? Ito ang ina. Ito ang hello! Alam mo, nung nakita ko yung dalawang baby, sabi ko kay Paul, uy, ang gaganda, ang pogi ng anak ni Roxelle. Ang pogi, oh. So, graduating ka na ng college, and then, nag-stop ka, tapos nakilala mo si the guy. Kasi 2011 ako nag-stop, nabuntis nga ako nung 2013, kaya pinakasal kami ng mga parents namin. Kasi nga, syempre, di ba, alam mo naman dito sa atin sa Bulacan, sa hindi Pilipinas. Ang ilang taon na yung mga kids? Yung panganay ko, 8 na siya. Yung lalaki? Tapos, Tapos yung bunso ko, 6. Ayan. Sa tingin mo, what's the thing na you are most grateful for as a mom? Sabi nga ni Franklin Jones yata yun. Parang maraming bagay na maituturo sa atin ng mga bata eh. At isa doon, yung kung paano mo malalaman yung patience mo sa sarili mo. Dahil doon sa mga anak ko, naging matatag ako. Minsan may mga dasal ako na hindi natutupad. Pero dahil nga, na-practice ka ng patience mo sa mga anak mo. Nagkaroon ako ng real girl best friend doon sa anak ko na bunso. Doon naman sa son ko, iba bukod sa tatay ko na talagang kadugo ko, meron pa pala akong isang tao na sobrang magtatanggol sa akin, and yun nga, yun akong lalaki. Gusto ko yung sinabi mo na through your kids, mas na-earn mo yung patience, mas na-learn mo yung patience. Kumbaga, sa dinami-dami ng bagay na susubok sa'yo, walang-wala yun sa naging mommy ka. Kaya kakayanin mo na lahat. True yan. Pwede na ako maging mommy. Charot, diba? Ang gusto ko sa mga anak ko, halimbawa pumunta kami sa palengke or halimbawa mall, hindi ko nakita sa kanila yung kagaya na sa mga bata na, Nay, bili mo ako noon. Tapos pagka hindi mo na ibili, umiyak. Sila hindi sila. Ganyan ba tayo noon, aminin mo. Ano naman yung mga bagay na you like to do together? Lessons nila sa school.
Mm-mm. Gusto nila yung something nakakaiba na hindi yung kagaya lang sa school na ay tuturo ni teacher tapos na. Exert ako ng effort para alam ba gumawa ng puppet, gumawa ng mga coloring materials nila. Oo, I'm really curious lang kung hindi ba ngayong generation na to yung pinakamahirap magpalaki or mag-nurture ng kids na aging, yan, yung ages nila. Tayo talaga nung, hindi pa rin talaga nung pagkabata natin sa pagkabata. Tama. Napakalayo. Yeah, kaya sabi ko, hindi ko naman na maisasabi sa kanila na, eto yung gawin nyo kung paano kami before. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na eto lang yung gawin nyo kasi eto kayo ngayon. So, ang ginagawa ko, ang pinagtatandem ko yung bata noon at saka bata ngayon. So, for example, ayun, papayagan ko sila mag-cellphone. Pero nandun pa rin yung pagiging stricto na kagaya ng ginagawa sa atin noon. Na, halimbawa, may time ka lang sa ganito. Kailangan matutunan mo kung ano, volleyball, ano yung basketball. Ganun, pinapakilala ko sa kanila yon. Kung hindi man talagang totally laro, nagpapakita ko ng picture through Google. So, bata na rin talaga, kailangan todo effort ba? Kasi yung influence ng social media, malamang nagti-TikTok na rin ang mga babies mo. Pero minsan, kasi-join ako sa kanila. Mas kunyari lang makaka-relate ako, no? Ito man siguro yung pinaka-challenging na mag-mami ka. Pero, I think this generation din yung most enjoyable sa, sa para sa mga mommies. Kasi, they're learning, you're learning too. Tsaka, ikaw din, nakaka-discover ka ng mga kaya mo palang gawin bilang mommy. Anak mo, magiging darn na kapag nagka-anak ka. Minsan, nagluluto ka na, tapos kailangan turuan mo sila. Basta yun nga, dati hindi ko kayang gawin yun yung multitasking. Pero dahil nga nagka-anak ka, dati hindi ako nagtitinda. Ngayon, nagtitinda na ako. Yung mga ganun, kailangan gawin mo lahat para mapalaki sila ng maayos. And ang maganda naman to, for example, nakikita ng mga anak ko, nagtitinda ako. Sasabihin nila, Nay, gusto ko paglaki ko ganyan din. Tapos nakikita na nag-iipon ako, Nay, gusto ko may iipon din ako. Aww. Sobrang malaking bagay yung maging ngayon pa lang role model ka na sa kanila, no? Tsaka hindi mo kinakahiya yung mga ganyan na ipakita sa kanila na you're really working hard. Lalakihin mo yung anak mo na puro bigay ka lang ng bigay sa kanila and hindi mo sila tinuturoan kung paano dapat sila paglaki. Ikaw rin mahihirapan, lalo-lalo yung anak mo. Tama. Parang at early age, ipakita mo na ito yung reality, anak, kahit na ipalakihin kitang mayaman. Diba? Yun yan na. Much, much, much later. When got pregnant at young age, then at the same time, the year 2013, kinasal ka na rin. Obligado, accountability nyo pareho, parents nyo, napakasalin kayo. Kasi ayaw nating maging illegitimate yung baby. May mga hesitations ka ba noon? Or may regrets? Pagiging pagkakasal ko ng maaga, may hesitations yun. Pero I take that as an opportunity to be a better person pa. Kasi alam ko na hindi mangyayari doon kung walang dahilan. At baka hindi ka din ganyan ka-positive. Oo, no? Sabi mo nga kanina, parang andito ako sa peak na gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mo. I like that, Mars. Kasi walang range ng age kung kailan ka pwedeng maging successful, kung kailan mo pwedeng i-achieve yung mga pangarap mo as long as gusto. Later, guys, babalikan namin na nag-aral ulit si Roxelle. Pero ito muna yung question ko, Mars. Then after 4 years being together with your husband, first partner, siguro, I assume na may mga issues, may mga differences na nag-arise, which led you to leave the relationship and separate ways na lang. Ano yung lesson mo dun, girl? Diba nung naman naging kami, sa totoo lang, I struggled, pero I fight. Aww. Para dun sa relationship namin. Kasi alam ko naman na walang perfect individual. We have our both differences at meron kaming kanya-kanyang gustong mangyari sa buhay. Para sa akin kasi, ang mga bata, hindi nila dapat kalakihan na ganun yung mangyayari. So, syempre, as a mother, nag-isip ako ng kung paano ako dapat na kailangan mapalaki ko sa'yo ng maayos yung mga anak ko. Paano mo na paintindi?
pinapa-imposite yung setup. Oo. Ang nangyari kasi, hindi ko naman sinasabi sa kanila na maging stranger sa tatay nila. Kasi tatay nila yon. So, lagi ko sinasabi na, eto yung tatay nyo. Tapos, naging ganito kami dati bago kami maging ganito. Siguro may bagay lang talaga na hindi kami napagkasunduan. And we need to, and ito, ako naman, I let him na puntahan or bisitahin yung mga anak ko. Maging father pa rin siya. Oo, bilang tatay. Kasi tatay siya at hindi ko mapupura yun eh. Kaya. So, ang katunayan niya, yung anak kong panganay, dahil na siyempre, first up oh, favorite uh-huh. siya dun sa kapila. Oo. So, at lalaki pa. Oo. So, after a couple of time, you met this man na, yung current partner mo. Ilang taon na nga kayo ulit? 4 years na kami. Tagal nyo na, girl! Hindi ka ba natakot ulit na magmahal, magtiwala? Totoo lang, sinabi ko naman sa kanya yun. Makatapos ko lang sa relationship na ganito, and you know, what happened during my past relationship. Sinabi ko naman sa kanya na natatakot ako. Pero mas pinili ko na mag-trust sa kanya kasi pinapaunawa naman niya sa akin na things would be better kapag binigyan ko siya ng chance. And hindi naman siya nag-build kasi hanggang ngayon, lagi talaga siya na nandiyan para support ako. Naging mabuting tao talaga siya sa akin. He treat me well. Saka diba may isang sikat na businessman na ang sabi niya na ang pinaka mahirap na magiging desisyon mo sa buhay is yung kung pumili ng sino yung magiging partner mo. Correct. Kasi makakasama mo yan 50 to 70 years of your life. Year 2016, you decided to go back to schooling or college. Majoring education. And you just graduated last year? Ba't mo naisipan? Ano yung opportunity? Maliit pa yung ano ko noon, bunso ko. So, ayun, noong 2015 na yun, parang sabi ko, etong year na susunod, gusto ko sana, Lord, bigyan niyo ako ng blessing. Pinontak ako noong inang namin sa kasal. Long time na hindi kami nakita, nagulat na lang ako, pinontak niya ako na, gusto mo bang mag-aral? Sabi niya, mag-ayos ka na ng mga requirements mo. Parang talaga ang isip na i-grab. Oo, natin ko sa kanya. O, sige po, ayusin ko na agad-agad. At nag-aral ka saan? Anong course mo? Bulacan State University sa Mineses Campus, dito sa atin sa Bulacan, Bulacan. By chance lang ako eh, kaya ang major lang nung nanto, English. Eventually. Unstable daw yung internet ko eh. Kaya naman po tayo. Talaga, hindi na naman kami magkakasunduatan ngayon ng converge. Hindi ko marinig. Hey! 8 semesters later. May mga red girl na subjects from engineering. Oo, kaya sabi ko, meron akong chance magtrabaho. So, ang natira sa akin, major na lang. Actually, working student ako. Alam mo, kasama ko yung mga anakis ko sa trabaho. Parang admin assistant ako noon sa purchasing dito sa Bulacan. Ma'am, siya hardworking mo talaga. Ewan ko, Mars, hindi ko alam kung paano ko na ano yun eh. Basta, ewan ko, basta natapos na ako ng fortune. Tingin mo, ka naging mommy, ganyan yung personality mo. Ganyan ka ka-strive. Ako, tingin ko hindi. Dati sa mga lola ko, kahit naman mahirap kami, ginagawan nila ako lagi ng paraan. Tapos ayun, alam mo, pag nagkaanak ka, doon mo marirealize na kung gaano mo dapat pa i-treasure yung magulang mo. Kasi parents ka na. Tapos how they struggle during that time na alam mo na mahirap sila. Pero eto sila, napalaki ka ng maayos. Na-learn ko from your story na children are not only blessings, pero lesson sila. Mm-hmm. Lesson. Totoo yan. Achiever ba sila? Nakikita ko kasi sa likod mo, may mga medal-medal sila dyan. Eh, sabi ko nga sa kanila, hindi naman mahalaga sa akin sa totoo lang ang mga medals. Ine-encourage ko sila na mag-aral mabuti. Pero sabi ko, kung ano yung kaya nyo, okay na sa akin. Hindi nyo ako kailangang i-impress o hindi nyo kailangang i-impress yung maraming tao para lang mapatunayan na magaling kayo. Kasi sa akin bilang nanay, alam ko sa sarili ko na nung pinanganak ko pa lang kayo, alam ko magaling na kayo. Para maramdaman nila na kahit ano sila, tanggap ko sila. Mm-mm. Para paglaki, hindi sila mapaghanap.
Yun yung word eh. Magiging contented sila. Napakadami ko ng lesson dito. So ito naman tayo, girl, since yun nga Mother's Day. What do you advise to all the young moms who are now dealing with the same experience na you had go through during your 21-year-old self onwards? Anong advice mo sa kanya? Happy Mother's Day nga pala sa ating lahat. Teachers, ago ko. Hindi ko rin alam kung paano ko siya na-survive. And sa totoo lang, surviving pa rin ako ngayon kasi I'm on the process pa rin bilang nanay na rin. And ang mame-message ko lang sa inyo, keep fighting. Lagi mo rin iisipin yung sarili. Hindi ka makakapagmahal agad ng ibang tao kung hindi mo minamahal yung sarili mo. Isipin mo kasi lagi eh, yung magiging future ng anak mo. So, kasi ang ina selfless eh, lalo pagdating sa mga anak, and huwag kayong magsasawa na mag-pray kay God. Thank you so much, Roxelle. Kasi ang daming mga mommy lang, young moms ngayon, senior high, nagiging mommy na, college, na girls, hindi porket may baby na, yun na yung katapusan mo, hindi ka na pwedeng mangarap. Nga, baby is such a blessing. So kung binigyan ka ni Lord ng mas maaga, may purpose siya. Kung binigay din niya sa'yo ng medyo late, mas may purpose ni Lord. Oo. It doesn't matter kung mauna yung lesson mo or mahuli yung lesson mo. Ang mahalaga, mapanindigan mo kung ano yung binigay sa'yo. Una-una lang lagi sa lahat ng mga bagay-bagay. Oh. What's the secret of surviving the challenges? I don't know yet the secret eh. Kasi nga diba, I'm still on the process. And syempre, sa totoo lang, we have our own standard of success. Ako, I live my life the way I want. Ngayon eh, kung paano ko gagawin na magiging mabuting tao ako, mabuting partner, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan. Kung paano ko magiging mabuting ina. Hindi ko naman to matatapos din lang sa sarili ko lang. So, napasalamatan ko rin lahat ng mga tao na nandoon sa paligid ko during that time na nag-struggle ako. Kahit naman dun sa mga bienan ko, ito naman namamanage yung kundi rin nagpa-participate yung mga anak ko, diba? Correct! So, yung partner ko talagang nagtiwala siya sa akin. And hanggang ngayon, nagtitiwala pa rin siya sa akin sa mga bagay na ginagawa. Sa mga kaibigan ko, gusto ko lang mag-thank you dun sa tao na tulong sa akin. Binigyan niya ako ng opportunity talaga para masimulan ko yung pag-aaral ko. At tundi dahil sa kanya, tingin ko, hindi ako tapos ngayon sa bilang ako lang. So, thank you po, Ma'am Joby, and happy Mother's Day po sa inyo. Alam ko na yung sikreto, Roxelle. Hindi mo inako lahat. Kung may pinagsisihan ka man, bumawi ka naman, pero hindi mo inako lahat yung responsibility. Tumanggap ka ng tulong, tumanggap ka ng mga opportunities, ng trabaho, ng chances. I think that's the secret. Hindi ka ma-pride na tao. So yun lang, Roxelle, happy Mother's Day po. Naniniwala din ako na dapat talaga ang Mother's Day, it shouldn't be celebrated in just one day. Dapat every day. Thank you so much, Roxelle, for your time. Thank you rin kasi syempre, sabi ko nga sa'yo kahit nung una pa lang, it's a privilege for me. I wish you all the best, Roxelle, and you deserve everything na meron ka ngayon at kung ano pa yung ma-achieve mo in the near future. Thank you, Mars! See you soon! Take care! Bye-bye! Bye-bye.